Parang ayaw mo na mag-aircon sa bahay. Sobrang lamig doon. Sabi ko nung ako buti nag-long sleeve ako. Anyway, maganda yung movie. Lalo na sa mga ano. Mas ma-recommend siguro sa mga magjo-jowa. Kasi sa asawa, maintindihan mo na kailangan nyo talagang kumayad sa isa't isa eh. I mean, kayo na rin i-save yung time sa inyo doon. Kasi magagawa na kayo. Kasi magkasama na kayo. Ito, more on sa magjo-jowa na... Going there. Oo, going there. Kasi, kumbaga doon masusukat kung kaya nyo ba makasukin na kayo. Yung marriage life, yung work life balance na sinasabi. Kasi kung doon pala, parang yun na yung ano, OJT mo eh, to marriage eh. Kasi, well, sabi ko nga di ba kahapon, hindi solusyon yung breakup, porket sa mga simpleng bagay lang. Alam mo yun? Kasi iba na talaga pag mag-asawa na kayo, kahit mag-away kayo. Tsaka hindi nagbibilangan. Walang bilangan. Tama. Sila, kasi sa pelikula, sumbat na sumbatan eh. Ito yung ginawa ko, ito yung ginawa ko. Kumahal mo. Hindi, tsaka ano siya, oo, sumbatan na, ito ginawa ko, kailangan suklian mo. Parang ganun. Kasi dapat unconditional. Tsaka sa mag-asawa kasi. Well, technically, sigurado naman ako pagbigyan ng unconditional. Pero diba, that's the main goal. Yun nga yung in-look forward mo eh. Kapag, although far from God ka, yung ability mo as a human being to love unconditionally, pero yun yung as much as possible na i-aim mo, na regardless kahit ano pa ibigay mo, di ba? I mean, hindi ka mag-expect anything in return kasi ginusto mo yun eh, dahil nga mahal mo eh. Tama. Hindi ka magbibilang. Tsaka pwede pag-usapan yung mga bagay-bagay. Pwede naman mag-adjust sa mga bagay-bagay. Tsaka mga simpleng mga moves ni Bea, like for example, 'di ba? Alam naman niya na super dami ng work. Ba't pa siya tanggap ng tanggap? Ba't pa siya oo ng oo, 'di ba? Kasi ganito. Pwede nga siya humindi eh. So mag-asawa kasi kami ni Heinz bago siya talagang bawa mag-desisyon na go ba ako dito. 'Di ba? Yung dali sa trainer, 'di ba tumawag pa ako sa iyo? Oo. Tsaka bago siya mag-apply sa ibang position, sa mga higher na position dun sa dati niya. Kino-consider niya rin sa akin yung mga desisyon niya or hindi yung isa lang nagde-desisyon. Oo. Kaya mutual. Yes, tama. Iba kasi talaga kapag kasi si Bea, nag-decide na agad siya, nagpunta siyang Paris. Hindi niya muna pinasod si Samantalang alam naman niya si Gerald, nag-sacrifice si Gerald. Alam na nga niya na rocky yung relationship, na medyo shady na. Tapos, although okay lang naman siguro kung napag-usapan niya, pero anong nangyari, nag-decide na siya agad sa kanya sinabi. Diba sabi ni Gerald, ikaw lang nag-decide? Oo, tama. Diba? Dapat di ganun, dapat mutual. Mutual, lalo na kapag mag-asawa kayo, syempre. Kaya iba rin talaga kapag mag-asawa eh. Marami rin kayong... Para sa akin, personally, yung film, maganda siya, pero yung storyline, I mean, yung mga dahilan ni Bea, mabababaw. Mababaw. Pang-jowa. Siguro pag mag-jowa tayo, ma-realize natin, ma-relate tayo. Saka yun din niya, pakikirin sa pelikula yung disadvantage ng living in. Tulad niya, nag-live in sila sa isang condo, di pa sila kasi. Pero yun lang, nakikita lang natin. Hindi ko sinasabi na, huwag natin sabihin na hindi tayo against. Against ako sa mga nag-live in. Yun yung opinion ko. I can say this, against ako sa mga nag-live in. Kasi, technically, ganun na mangyayari. Diba? Ano ba ang proper? Kasi walang security, ganun. Ano ba ang proper? Ano ba ang proper? You guys have to be married first before living in, diba? Hindi yung living muna trial, tapos pag hindi nag-work out, pwede. Sino ang talo? Pareho kayo nasaktan na, diba? Parang so, get married first, be responsible, and then, go. By all means, diba? Sabagay. Pero baka isipin kasi ng iba, bago then naman kayo mag-asawa. Pero never kami nag-live-in, guys. Ha? I mean, yes, natutulog kami sa ano, pero hindi kami yung talagang, alam mo yun, live-in muna bago magkasal-kasal. Well, anyway, this is our vlog, so... iba lang din kasi talaga kapag kasal kayo kasi secured kayo. I mean, kahit anong... Security talaga. Na, security talaga. First sa, talaga. Once mag-live-in kayo, ano talaga? Dapat mutual na yun. Kasi yun nga eh, pag live-in mamaya, pag nag-away kayo, pwede na... Ano yun, ang dali lang mag... Si Gerald, easy mag-walk out. Oo nga, yun lang. Madali lang maghiwalay kasi talaga. Yung story para sa akin, for me, is quite immature and petty. Kasi mababaw. Kung baga manaya pang mahalagang... wala, ina-expect ko lang kasi. Hindi nila natakal in a mature way. Yung ano, well, every day nga, di ba nakasal. Siguro nga kasi... And I'm speaking, we're speaking, dahil married na kami. We've been through that, di ba? So, you don't need to baka sabihin nyo, ano ba niya tinaan? Ilang taon na ba yun? But parang less. Parang
para makapagsalita siya ng ganyan. Well, I can tell you, been there, done that. So, I know. Tama. Mm. I've been through worse. Day shift pa yan. Night shift pa ako. So, I know what I'm talking about. I did my homework. Okay? Oo nga, no. Oo nga, kasi syempre hindi naman din masabi isip na iba na baka sabihin, yabang naman ito. Kasi masabi niya lang yan kasi kasal ka na eh, ganto ka na eh. I know. I've been there. Oo, tama. We've been there. Night shift pa. Oo, night shift pa siya. Oo nga. Pero syempre, kung libi naman kayo, choice nyo naman yan. So, syempre, hindi ko sabing risky, pero iba pa rin talaga kapag kasi kasal. Ako rin, kahit ako rin, na-realize ko rin yan kasi akala ko dati parang okay na naman magsama tayo eh. Parang ganun na rin naman eh. I mean, alam mo yun, pero iba pa rin talaga. Una-una kasi, pag mag-asawa kayo rin, secured ka kasi. Syempre, dala mo, may mga contract. Hindi naman porket, ano ah, I mean, may contract. And iba yun talagang nag-promise kayo kay God. Kasi yun ang pinangahawakan nyo. Tsaka kahit anong man lang. It's a covenant. Covenant. Kasi kapag nag-away kayo, hindi solusyon yung break. Uy, break na tayo. Parang ayoko na. Layas na. Parang gano'n. Hindi. Iba rin talaga. Yung security rin talaga. Diba? Kaya yung film na bagbawan. Wala kasi akala ko umawin na yung film dahil nga parang. Well, may point lang siya doon na still communication pa rin. Yun yung may points for learning communication and everything. Pero other than that, the way na handle nila yung problema was not. Parang ang babo nga i-handle. Parang naghiwalay agad sila. Parang hiwalay. Yun nga kasi, nag-live-in sila. Tapos, hindi nag-work out. Hiwalay na. Hindi nagkikita. Oo, so, pero. So, ba yun na pag hindi kayo nagkikita, hiwalay na? Ayun diba? Kasi you kayo find ways, diba? Oo, pero kasi ko pang mag-asawa kayo, para kayong busy, understood sa isa't isa. Ano sabi ni Bernard pa lang doon sa part 9, diba? Sabi niya, well, kahit pwede naman i-balance yung work tsaka love, pwede naman both eh, pero it will take lots of sacrifices. How do we show sacrifices? For example, let's say, si Bea galing work, diba? Pagod na, gusto na matulog. Si Gerald, uuwi pa lang. So, ano ba naman yung pagod ka na pero you stay up a little late just to talk, pilitin mo, labanan mo, di ba? Hindi naman palagi, kahit sabi mo, let's say in a week, maybe 2 or 3 times. Or kahit sabi mo at least an hour para lang mag-usap pa, hindi ka tulog. Oo. Yun nga lang, ang may kapalit nga lang yun na konti lang tulog mo, pero at least, di ba, na-manage mo. Ayaw mo lang may masacrifice na isa. Yes, oo. Siguro kasi ako, naiintindihan ko siya. Siyempre, asawa ko siya. Kasi siya. 4 hours ng tulog ko eh. O, siya nagagawa niya. Siguro, depend. Iba-iba rin kasi tao. Pero siyempre, alam din ni, dapat natin. Pero yung nasabi ni Bird pa, hindi, it will take lots of sacrifices. Siya, hindi niya kinaya. Oo. So, yun lang. Sabi niya, I cannot speak for you, baby. I cannot speak for you. Sabi niya, but for me, hindi ko kinaya. Oo. Yun so, lang. Depende. Still difference with people. Sa, yung nasabi ko. Perspective din. Tsaka, posible siya. Posible din. You just have to know. Yun siya sabi na work-life balance. Tama. That cannot be taught, but... Okay, so, sana naintindihan niyo. Wala lang, lang kami siya, pero alam naman, realization na naman. Wala lang. Pero sana, di ba, na-inspire kayo or... Syempre, di ka ngayon sa vlog na to, hindi ako nag-expect na lahat maintindihan kami. Pero yun yan, yun lang, wala kaming kailangan bowie-in or what kasi. Wala, yun na yung totoo eh. Diba? So, sana... Pero, again, final words, immature yung pag-tackle nila or pag-handle nila. Kasi hiwalay agad. Parang, alam niyo, parang sulusundun hiwalayan na agad pag hindi kaya magsama. Diba? Oh, ha? Hindi kasi, sa akin din, kasi kapag mag-asawa na kayo, kahit gaano pa kayo kabisi, maintindihan nyo rin isa't isa. Tsaka, gawa na lang time. Na-realize ko lang din. Kaya siguro si Bea ganun din ka talaga ka-career driven kasi pressure siya dahil yung family members nila successful. Yun, yun din. Siya lang hindi. So talaga nag-focus sa career. Well, ang mali niya, na-sacrifice yung isa. Oo. Hindi niya na-balance. Hindi niya na-balance. Kasi nga sobrang focus siya sa career. Mm-mm. Ayun. Tama. Tingin ko naman kung walang pressure sa kanya, tingin ko naman kaya niya mabalance yun. Mm-mm. Pero yung pag-handle na situation, diba, alam na niya, nakakaramdam na siya na hindi medyo sila okay. Medyo shaky na eh, mahal naman din niya. So, di ba? Adjust lang. Adjust lang talaga. Balance lang. Kumbaga, alam, timpla-timpla lang pag may time. Mm-mm. Parang clutch and gas lang yan sa kotse pag dadrive. Balance. Kasi kung hindi, mamatay yung makina. Ganun lang yan. Oh, taba na utak mo, hindi na ako makapag-isip ngayon. Diba? Diba ka talaga? Ganun yun. Kapag bago magsimula, pag ramdam mo nanginginig-ginig na yung makina,
timpla lang, lubog ang clutch konti, angat, di ba? Kasi pag hindi mo natimpla, mamatay na. At magsisimula ka na naman ulit sa umpisa. Mahirap magsimula sa umpisa. Yes, start ka na naman. Oo, start ka na naman, di ba? Back to neutral ka ulit, break ulit, di ba? So, mas maganda yung balance. Kung natimpla mo maigi, kung alam mo mangingilig na yung walang makina, hassle. Ilubog mo na yung clutch, angat mo konti, di ba? Para umanda. Ang galing mo talaga. Mamatay yung makina eh. Correct, correct. Tapos start ka na naman ulit sa bagyo. Ano kung di mag-start, yun ang problema. Oo, yan lang. Wait lang. Oo nga eh.